Pak Anisnya. Sayang. Hi guys, so it's me Aina and welcome to another vlog. Vlog-vlogan, char. Ayun, nasirang aking microphone holder, kaya I have no choice. Kailangan mo siyang bit-bitin ng ganito. I mean, hawakan pala. Sorry naman. Okay, ang video natin ngayon, it's actually not about unboxing or adventures, but it's actually Ayn Diaries. Ayn Diaries. Ayun. I was supposed to eat sana sa may McDonald's. Yun nga lang. Marami ng tao. So, hindi ako makapag-video dun. So, ayun. Dito na lang ako sa Bakanting Flat. Though may mga nakikita kong mga ipis-ipis. Pero, they're all dead. Yun. Ngayong araw na to, mga kaibigan, it's actually the flight ni Nanay Josie. So, so, si Nanay Josie, siya po yung mother ng flat owner namin, and she stayed with us for a year and 1 month. Yeah. So, supposedly talaga, dapat mga 3 months lang siya dito. Yun nga lang, naabutan siya ng pandemic, nagka-lockdown, and so on. So, umabot siya ng 1 year dito, for short. Ganun. And ngayon din, it's also flight din ni Mami Gladys and the kids. Yeah, Mami and the kids, kasama po sila. Nandun yung fact na masaya ka kasi finally, especially kay nanay, makauwi na siya. Alam mo yun, makikita na yung mga pananim niya, yung bahay niya doon, and so on. Eh, mas ano sila, mas makagalaw sila na maayos. Unlike dito kasi sa Dubai, sa bahay lang sila, ganyan. Unlike kasi pag nasa Pilipinas sila, ayun, pwede sila mag-garden-garden, and so on. Ayun. And then, at the same time, malungkot din, no? Nakakalungkot din na may mga aalis sa bahay. Like last year din si Kuya Buds at si Ate Arne, nag-for good na rin sila last year. So, and then si Ate Annabelle din, nag-for good na rin this year. Kailan ba umuwi sa Ate Annabelle? Mga... Kailan ba na uwi? Mga January ata. January umuwi na si Ate Annabelle. January or February yata. Nalulungkot ako, promise. Masaya na malungkot. Kasi ano mo yun? Kumbaga, nandun na kasing attachment mo, ano? Oh, this is... Hi, this is my last day with Zion. You're going home na. Tita will miss you. Sinisipon ka, baby, ano? Opo. Cancel ang sipon in Jesus' name. Hmm? Tsaka kasi dito sa in my journey din sa Dubai. So, nakatatlong lipat na ako ng pamamahay. Una, dun sa tito ko. And then, pangalawa, dun sa Bautista family, na which is friend ng tito ko. And ito na nga, sa Apiada family. And they're all good talaga. God is good kasi I'm blessed with a family like them. Pero dito talaga ako na-attach. Promise. Zion, happy trip! Opo! Wait, tipo? Didn't eat this all, Disney. Tita titit. Tita titit. Ayun. Ewan ko, nalulungkot lang talaga ako. So, kapag naisip ko na alis sila, alam mo yun, nandun yung ma-emote ka na. But, ganun talaga. Pero alam mo yun, at last din naman, makauwi rin. And, ayun, dami rin kasing naganap dito, di ba? From the time na nagka-COVID, syempre, kailangan na rin unahin yung safety.
ng mga bata, safety ni nanay, and so on. And yun din naman, ina-expect ko rin naman sooner na magkakaiwahiwalay din kami, di rin naman habang buhay, magkakasama kami dito sa bahay na to. I know naman na we will part it our ways. Di ko lang ina-expect na ganito siya kaaga. Ganito kaaga yung paghiwalay. Ganon, pag-uwi nila mami, tsaka ng mga bata. May one time nga, no, nag-beach kami ni Madam Elsie. Ayan, nandun sa last vlog ko, tapos kami one time dun sa May Lamer. Sabi ko sa kanya, ate, paano kaya kung one time bitawan ni Kuya Alex yung flat? No, or parang sabi natin umuwi na lang sila, or magkakanya-kanya na lang tayo. Kasi dala nga ng pandemic, tsaka may mga nag-positive kasi sa bahay namin noong mga panahon yun. So, syempre, iba yung mga mindset namin nun. Kumbaga, nai-stress ang lahat. So, until yun nga, few days later, napag-usapan ng mga ganung bagay. Grabe. Alam mo yun, parang napaka-speechless namin ng mga araw na yun. Until, yun nga, napag-desisyon na nila Kuya Alex na i-keep na lang nila yung flat. Pero yun nga lang, uuwi na lang muna sila Mami Gladys, and the kids. Yun nga lang, hindi rin kasi sigurado kung babalik pa ba sila dito or hindi. Though, nakabisa naman sila, so they can come back naman anytime. Yun nga lang, I'm not really sure. Hi! Bye-bye, Buddha! Bye-bye, you're going to baby! Oh, baby! Oh, baby. Oh. Asan yung baby? Bye-bye, Mami. Ingat. Bye-bye. I miss namin kayo. Hi, Nanay. Happy trip. Kapag naisip ko talaga na haalis sila, nalulungkot ako. Kagabi nga, doon natulog sa kwarto namin si Zion. So, alam mo yun. Parang kailan lang, ano. Kumbaga na na-attach kami kay Zion kaysa kay Sander. Pero mahal din naman namin si Sander, ha? Si Zion kasi, yung from the time na pinagbubuti siya ni Mami hanggang sa, eto na, nag-1-year-old siya. Nandun kami, so naging witness kami, ganyan. And eto na nga, yung naglalakad-lakad na siya, patita-tita na. Alam mo yun. Malulungkot kami dito sa bahay kasi wala nang happy feel ba yung kapag yung uuwi ka ng bahay, may makikita kang bata, yung niyak-tiyak, yung ngitian ka, ganyan. So, nakakalungkot. Iiyak na yan. Wala ba? Iiyak na yan. Bardo! Paano na ako? Wawa na. Bardo, wawa ka. Wawa na ba si Elsie? Tita Essie. Wawa ka. Wawa na ba si Elsie? Paano ba? Natalimang kagami yan. Ayun o. Malangin. Naisampong na. Nais na. Naalala ko nga dati, noong mga bandang college yata ako noon, college or nagtatrabaho na rin na ata ako noong mga time na yun. Yung father ko is a former OFW din si Papa. And then, every time na aalis ang tatay ko, umaalis din ako. Sama-sama ako sa mga friends ko, ganyan. Or minsan na doon ako sa kwarto. Ayoko nakikita yung tatay ko na umaalis. Nalulungkot ako. So, ganun din ako at this moment. No? Ayoko rin sila makita ko umalis. But, ayun. Ayan, no? Bardo. Pito G. Ayan yung mga bata. Ayan, no? Si Ma'am. Hello.
ni Mami Gladnang noong kailan ba din natin Gladnang Saturday April 17 no, she's about to cry during that night, but alam mo yun, iniba na lang namin yung usapan kasi ayaw pa namin mag-iyakan, ganun. Malungkot pero masaya din kami for them, no? At last. Ano na, ma'am? Kape-kape tayo dyan. Kaya, I hate to say goodbye. I hate saying goodbye, but... till next time. Slowly, I will accept that there's nothing permanent in this world. People come and go. So, bye, mami. And kung may bisita man sila dito, for sure naglalakad na sin Zion. And di ko rin sure kung kilala pa rin niya kami during that time. And si Sander, syempre malaki na, ganyan, kuya na. For sure, matatas na mag-Tagalog yan. Buti nga ngayon medyo natututo na siya, like ng mga bago pa lang ako doon sa bahay, dito sa bahay. Hindi ako makapagtaga. As in, ang ako talaga siya, English siya ng bonggang-bongga. Sander, huli ka dito. But you will say? Kuya! Bye-bye, thanks for all your help and for the blessing that you've given us. Thank you for taking care of me. Oh, si 6 months daw babalik daw siya. Confirm. Yay! Okay. Ayun oh. So this is it. Nakakalungkot na araw sa isang tahan, no? Na hindi man kami magkakadugo, but then we treat each other as a family, no? Kasi kumbaga kami-kami lang naman din ang magdadamayan dito, wala naman kami mga kamag-anak. Or kung may kamag-anak man kami, malayo rin naman. So, kami-kami na lang. Ganun. Naalala ko nga rin one time, no? Sabi ko, kila Ate Elsie, kapag ano, pag alis sila sa Sander, nila sa mga bata, tayo-tayo na lang mag-beautiful eyes. Para tayo mga tanganan. Mga ganun. Kulit lang. So, nagkalokohan na lang kami dun sa bahay para at least hindi kami masyado nalulungkot. Alam ko, may gintahimik na naman ang aking pamamahay after this, but okay lang. So, we wish all the best kila Mami. Siyempre, may God's traveling mercy be upon them. And alam ko, magkikita pa rin tayo, siyempre. Pero yun nga lang din. Na dun yung fact na kami, dito sa bahay, malungkot. Alam ko, mas doble ng maging lungkot ni Kuya Alex. So, ayun. Si Kuya Alex kasi hindi siya makasama sa pag-uwi. I mean, dito pa rin naman siya. Mas man talaga dapat ang flight nila. Yun nga lang kasi na-cancel. So, hindi na rin mamove ni Kuya Alex yung bakasyon niya. So, yun, nakalungkot din sa part niya for sure. And of course, kami kailangan namin siyang damayan. Kaya pasayahin si Kuya Alex. So, yun lamang. Yung mga kasama na dun na. Ano na kayo? Paalis na. Sayon. Diba?